Dito lamang Oktubre, apat ho na construction workers ang lumapit ho sa ating tanggapan. Reklamo nila hindi sila nabayaran ng tama ng subcontractor na kumontrata sa kanila. Balikan ho natin ang kwento. Ano mga trabaho ninyo? Construction po. Tagatambak. Tagatambak. Anong naging problema ho natin? Yung una po, sir, 600 po per truck. Okay. Usapan po namin. Mga isang linggo po, gaba po kami ng 16 na truck. Pakyawan? Oo, pakyawan po. Okay. Bali po, makukuha dapat namin po ay 9,400. Sa apat kayo? Opo. Ang binigay po sa amin, 3,000 plus 2,000, bali 5,000. Kasi pag-uusapan daw nila ulit ang presyo. Tapos nag-text po na, ngayon po, Juar, ngayon po, baka pwede namang 10,000 na lang per unit. Kagulangan pong ginawa sa amin. Eh, wala na pong magawa. Sige. Kanain na natin yan, kahit 10,000 lang yan. Parang nakapit na kayo sa patalin. Oo, kasi malayo pa mong uwiin namin po eh. Saan kayo nakatira ngayon? Kami po, umuwi po kami sa Caloocan. Ito po siya, hindi po siya umuwi. Ito lang po siya natutulog kasama ang anak niya. Saan? Terminal ng 5 Star. Wala nga po anak niya sa baba. Saan yung construction site? Ulunga po po. Bataan. Bali, kulang po sa 7 unit po. Bali, 35 pa lang yung binigay sa amin. 35,000? Oo. Tapos, ibig sabihin, may 35 pa kami. Ang binigay sa amin, 2,000 lang. Gusto ko lang po siya makuha ang pera na sila. Ang gusto lang po namin itraga sila. Ang nangyari sa amin? Paliwanan po kasi sa'yo, ano yung boss, huwi po kami ng posisya natin. May awa. Binigyan po kami po ng 2,000, 4 po kami. Kasama pamilya ko, 2,000, 4 po kami. Binigyan kami ng 5,000, bawas pa yung utang. Yung ano na yun, tapos sabi ko, sir, ano na may anak ko, sir? Baka may hingin mo kami budget. Ang sagot po sa akin, wala na po siyang pakialam. Hello? Hello? Boss, magandang hapon po. Si Ben Tulfo sa Manila, sa Bitag. Okay, sir. Okay. Apo, sir. Bruce, may mga tao ka ritong lumapit sa akin. Parang atang mayroon ka atang mga kompromiso at obligasyon na hindi pa nabibigay. Bruce, kawawa naman to. Apat sila. Ano ba magagawa natin dito, Bruce? Naiintindihan ko po kayo, boss. Pero pwede niyo po naman tanggapin sa ito, sir. Yan po yung mga tao po na yan, nag-apply po sa akin dito yan na hindi ko po alam po saan galing. Natunayan na po niya, boss. Pinalayas sila sa homeowners. Boss. Kung pinalayas man sila, at wala naman silang nilamang sa iyo, huwag mo nang laitin kung saan sila nang galing. Kung sila galing doon sa Ikuntakinti, kung saan saan man yan, hindi na importante yun. Nakapagtrabaho eh, nakapagservisyo. Kahit na pagbabalihin mo man lang na huwag naman sila mukhang gutom, boss. Pwede ba? May mga pamilya to, boss? 6 kami po. 6 pa sila? May mga bata pa sa baba, bit-bit nila. Ando na sa terminal. Bakit po, nila, magre-reklamo po sila dyan? At teka muna, kasi nagre-reklamo. Pag may nagre-reklamo, meron silang pakiramdam na na-appi sila. Eh sa akin nandito, pinakyaw nyo sila. Pagkatapos, nababawasan doon sa sinasabi paggawa. Pag binigyan ko ng pamasahe ito sa kayo, papalik sa iyo, ayoko bumalik sa akin. Kasi kung hindi, Bruce, hindi mo ako magiging kaibigan ito. Makakalaban mo ako. Taga mo sa bato. Kasi, idol ko ako ngayon. Ngayon, kung idol mo ako, boss, makikisama ka, tulungan natin to. Pwede ba? Oh, hindi ako marunong makiusap, pero this time makikiusap ako siya. Sige naman, papuntay niyo ako rito. Hindi naman ako gustong kamawahin niya mga yung na alam ko baka hindi lang kayo nagkaintindihan, boss. Ha? Okay, boss? Salamat po, idol. Sabi mo, 9,000 utang mo, hindi ba? 9,500 po, boss. 9,500, gawin kong 5,000, papautang na, papabalihin ko sila. At babalik sila ngayon, sisingiling ka. Hindi naman ako magmamadali kasi may utang ka sa akin. Hindi naman sila may utang, ikaw may utang sa akin. Pag ako nagpahiram sa kalan, 10,000, sasauli mo sa akin. Entiende? Okay po, boss. Alright, usapang lalaki to, boss. Pag hindi mo tinupad, hindi mo ako binayaran, iari ka sa akin. Ako'y nakonsis, Mariose. Kasama natin ngayon sa studio, nagre-reklamong sila J.R. Pardillo, Rafi Palis, at si Joe R. Pardillo. At nandito ang kapatid ho ng inarereklamong si Bruce, subcontractor na sa Joselita Villanueva para ayusin ang problema. Okay, nandito na kayo ngayon kasi pumunta sa atin dito mismo ang kapatid ni Bruce. Si Bruce mismo nga pala. Sabi ko, ba't may tumatawag sa akin ng Linggo? May tumatawag ng Sabado?
Eh, talagang tinupad ni Bruce yung kanyang usapan na ibibigay niya yung 10,000 na hiniram niyo sa amin. Alright, ngayon, para na rin siguro dahil gusto kong maging maagang pamasko yung 10,000 pinahiram ko sa inyo. Alright? Eh, babayad ngayon sa atin ang kapatid niya ni Bruce na si Joselito. Joselito, okay ka na ba dyan? Yes, Idol. Okay, so ako naman, makikita mo kung paano tayo tumutulong sa iba pa, di ba? Parang derechahan talaga, ala tayong patumpik-tumpik, pagtulong ay tulong talaga. So, ano magagawa natin, Joselito, dito ngayon? Eh, kumuha ko, dahil everyday ko kayo napapanood sa... Sa Vita Quiles Pronto? Vita Quiles Pronto. At saka to sila naman, kakilala ko rin to. Alright. Dahil to, tong dalawang, ano, kailan lang dumating yan doon sa kapatid itong, ko. Pero okay, itong kamagkap, ito si Joar. Tsaka si JR. Kaya matagal sa kapatid ko yan. Alright. Na ano. Ngayon, nagsusubcontract sila sa kapatid ko. Okay. Pakyawan. Mm-hmm. Binigyan sila ng kapatid ko ng bahay sa Lincoln, sa loob ng subdivision. Mm-hmm. Doon sila tumira, pati yung asawa at mga anak niya. Okay. Tsaka nung dumating nga silang kailan, mga 2 months na, no? Months. Yun. Pabahay ng kapatid ko sa kanila yun. Okay. Habang doon sila nagtatrabaho. Okay. So wala na silang gaso sa pamasahe dahil hatid sundo naman sila ng truck ng kapatid ko. Okay. Eh, madali naman nung kausap yung kapatid ko dahil ano, kaya lang. Napansin ko nga, na sa layo lang mo, Idol, hindi nga siya masyadong makaan dahil nahihilo lagi. Alright, sige. Naintindihan ko yun. Naintindihan. May vertigo ba si, ano, si Bruce? May vertigo. Okay, sige. Pag may vertigo, dapat magpatingin sa doktor, ha? Ayun nga, eh. Kung sakaling, ano, bahil sa kagandahan loob ni Bruce, baka gusto mo, bigyan ko pa siya ng King's Herbal, eh. Ayun, para naman, mawala. Ay, baka ano. Oh, pero sa akin, kung ginest nyo ako rito, siguro yung cup na ganyan, baka makahingi ako sa inyo. Yung ano? Anong cup? Yung cup na ginest. Ah, okay. Ayun na lang, hihingi ko sa inyo yung remember. Ibali. Kaya lang ito, nakalagay. KP. Ay, ano mga medyo, sign mo, nakalagay kasi may pangalan, akin to eh. Pag binigay ko siya, mawawala. Kito matawa. Okay ba? Dahil nawawalan tension. Okay. Ito kasi, Joselito, ito, eh talagang cups na mga host to. Pero huwag ka mag-aalala, kami maglalabas ng mga cups ng, ito'y mugs ang tawag, you know? Mugs ng Bitag New Generation, mugs ng Crime Desk, mugs ng Pinoy US Cups, mugs ng Bitag Live, mugs ng Bitag at yung iba pang mga palabas natin. Quiles Pronto, kapareho nito. Sa ngayon, yan ay iyo, kumbaga, pwedeng bilhin sa murang halaga lamang sa baba natin sa DZMI. Pero for the time being, ilalagay natin sa listahan dahil kay bumaba rito, isa para sa iyo, isa para kay Bruce. Dalawa, okay? Thank you. Pero pag-uwi mo, okay, pag-uwi mo, bibigyan na lang kita ng King's Herbal. Okay ba sa iyo? Iinom ka ng King's Herbal. Ako wala naman yung ano eh, yung kapatid ko dahil okay. Batang-bata pero marami lang sakit. Mayroon pa yung ganong ano, okay, nasa sige. Construction. Alright, sige, di bale. So ngayon, ibibigay mo sa kanila. Okay, sige, parang pakita natin dito. Okay, sige, okay, dito na tayo magano. Okay, sino si JR? Sino matanda sa inyo? Ikaw? Sa bagay, mukha kang matanda kasi mukha kang medyo matured ka. Hindi ka madurugas, ha? Sige. Okay, dito tayo, dito. Ako hindi na magsasalita tungkol sa kanila. Sige. No? Basta, ang sabi ko na lang, ang ano naman doon sa kapatid ko, wala namang problema. Kung sakaling, okay. Ano. Okay. Kung sakali, wala kayong makikita, ano, okay. Balik lang kayo sa kanya uli, wala namang problema. Ayan. Babalik kayo, ha? Okay. Pabalik kayo, pabalik sa Manila, pabalik doon sa... Tapos pabalik kayo rin. Okay, sige. Okay. Okay na, ito. Bibilangan mo ngayon ito. Okay, sige, ha? Pera ko yan, pero sige. Pagdamutan ninyo, pareho naman kayo madaramot eh. Di ba apat kayo? O di, divide nyo lang sa apat yan. Pwede ba? 2-5? Opo. Bilangin mo kasi baka yung masamang tingin ng JR. Tingnan mo yung tsura ni JR. Huwag ka na mahiya. Sige na. Ay, kesa sa akin yan, ibibigay ko na rin sa kanila. Parang pamasko ko sa kanila. Okay? Sige, akin yan, pinahiram ko sila. Okay, sige. Paghatian ninyo yung 10,000. Kasi kanado ako ngayon eh. Hindi ka maintindihan kung yung kape bang pinailom sa akin na doon sa kape ng donut na medyo nakakain ako ng donut na may garter ng panty noon.
At saka yung kape nila masarap, pero donut hindi ko kinakain. Donut buy and donut eat their donut. Coffee, okay. Commercial kasi, donut buy. Oh, donut buy. Donut buy. Okay, okay na ba tayo dyan? Pagulangin okay, mo na. Sige na, habang may ito, maganda. Binangin mo dyan, sarap. Kasi bakit? Hindi, binangin. Ikaw, marunong ka mag binangin. Binangin mo dyan. Sige. Hindi, bila isa. Sige, hindi. Isa-isahin mo para, ano. Hindi, wag. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ah, nagdoble ba ako? O sampo. Okay, sige. Okay. Pasalamat na kay Kaisulito. Maraming tay. O tay, salamat na naman daw sa'yo. Okay na ba sa'yo? Sabi, kuya, boy lang tawag nyo ngayon. Tay na. O di, ganito na lang. Ingkong. O sige, kuya na lang. Okay? Okay na ba yan tayo dyan? Alright, ha? O paghatian nyo lang apat. Ako kasi, sige, di ba? Mas kailanganin nyo yan, ha? Okay ba? Kahit na pa paano, nakatulong ko sa'yo dahil pinatawag ko kayo rito kasi hindi naman ako pwedeng tumanggap. Although pera ko yan, pero bibigay ko na sa inyo. Okay? Okay? Pero hindi ko nabibigyan ng Jollibee. Meron na kayo eh. Bakit pa Jollibee? Ako lang? Jollibee, ha? Alam mo na to, ha? Pag sa susunod, ang gagawin ko. Hindi na kay Kenny Rogers na. Pag hindi, tawag dito, ano to? Manginasal na lang. Okay ba sa inyo? Ha? Ha? Okay, sige.